So during the exhibit day, I was told by the student assistant to have the images be presented there inside, in front of the Blessed Sacrament. Imagine to that. And I was thanking God so much kasi the wisdom already was coming into my mind that what proof more, right? What proof, what further proof needs to be given and to be proven that it really came from the Lord God? Unlike kasi with the, let us compare it with the image of Our Lady of Guadalupe. That one might think that it is painted, right? That it is hand-painted by a human person, of course. But this one, with the use of a cell phone camera, it's a Nokia touch screen. Those times, the few of the people's has that na may touch screen, diba? Making use of that pen. So, wala pa masyadong touch screen noon. I got the cell phone from my brother from Bahrain. It's a Nokia. Dun ko po siya, yun ang ginamit ko to take the shots. So, yun po ang nangyari na pinapasok po ni Brother Charlie. Ang ganda-ganda. I know that Brother Charlie has the wisdom of the Lord. We are of the same line. Diba? Kasi before, I have also experienced them in the apostolate, no? If people are really praying fervently to the Lord, and if the mission and the actions that we are doing are really in line to the will of God, sometimes you would note that one before you even talk to each other. You know already what to bring, you know? Sometimes even the color, when I was doing apostolates also for the Franciscans before, I am tasked to do some the script, the parang the invitations, and then we would just laugh at each other na, oh, I was also thinking the same way, parang ganun. Even in the radio program before, when I have guests na priest, oh, sabi ko, Father, how did you know that we need these materials? Ganun talaga, sister, kasi we are of the same line as yung Holy Spirit kasi yung kinakausap natin. Diba? Yung parang ganun. So, without much talking, without much proving yourself, kung in line ka talaga kay God, you would know. That's why it's pretty alarming, saddening, and I mean, it's nakakagimbal to know na may mga pari na ganun nga. Parang blinded na sila na yung prostitute. Sinasabi nila malinis. Galing daw sa convent yun. Tapos, ako naman, hindi ko sinasabing ang linis-linis ko ha. Pero, ibig ko sabihin, wala talaga ako ng mga shenanigans na mga ganyan, na mga sex capades. Especially that time when I met him, wala pa talaga akong boyfriend noon eh. So, parang blinded siya. It's the devil. It means to say, wala sa'yo yung Holy Spirit if you have that one. You lost the power to discern and good judgment. And very uncharitable ka pa. Kasi sometimes, in doubt, mag-clarify ka. You find out. That's what I'm doing, mga tugang. If I see someone, tapos meron akong mga nakikita, di ba ako nga, may mga visions kasi ako. Sabi ko, paano kaya kung hindi naman totoo, Lord? Masama bagang mag-accuse. So, I make some more inquiries. I pray over it. Sometimes, pinalalagpas ko. Halimbawa, yung nangyari din sa kapatid ko, siya mismo yung soul na nangungulit, natanungin mo yung pulis, paano ako namatay. I pray over it. Paano naman yan kung bigla na lang akong pumunta doon, ma-accuse ako na baliw, mga ganun. And soon enough, God would show me na meron nga, no? Makukonfirm mo naman yun eh. Pero yung uncharitable ka na ura-ura na sasabihin mo ang babaeng niyang ganito, ganyan, no? Mali! Kasi, example, may visions tayo. We have to be careful. We still have to be very charitable. Diba? So, I'm sorry din kung guilty din ako sometimes na pag may nakita akong vision, kung masama kasi ang pangit din, ano, na halimbawa, hindi pa yung nakakamit ng taong yan. Parang, ano siya,
what they call that? You have a foresight and hindsight, di ba? It's either nangyari na or mangyayari pa lang. I could remember right now one artist who got married to dating married na lawyer, and then she was saying that because she lost her baby in a miscarriage, I heard his so her soul saying, "Oh, that's what happened because my parents did not want him. My parents cursed me that they told me that you're not gonna get anything from him." But sakit ng loob. Parang yun yung naiisip niya. Siguro partly yes, kasi may blessing dapat yung parents. But on the other hand, I think pwede rin kasing vision nila yun eh. Parang foresight. They are merely stating it the way I also sometimes do to people. Kaya nga sometimes if I clarify, nangyari ba ito sa'yo? Or kung hindi pa ito nangyayari, please nakita ko siya sa panaginip, ganyan. Or nakita ko siya in a vision, careful ka na lang, warning ko na lang, baka mangyari sa'yo kung hindi pa nangyayari. I just recently did that to my classmate from AIM, na may nakita rin akong vision na nahulog yung sasakyan niya sa cliff, something like that, na iniwanan ng asawa. Parang sabi ko na hindi ka man lang inaruga. I was really very, very, I was very panicky that I tried to call up some of my friends, common friends namin, because I lost yung number niya, pero later on nakuha ko rin. Sabi ko, ano nangyari kay ganito, ganyan, kasi napanaginipan ko na ganito, ganyan. Tapos soon, wala silang response, and nakuha ko rin yung number niya, so I was able to call him up. Sabi ko, ganito, ganyan, buti nga okay ka pa because I thought you are dead already, ganito, ganyan. So binigyan ko siya ng warning. Sabi ko, can you check what your wife is doing to you? Bakit ganun yung vision? Hindi naman yun basta-basta na lang ipapakita ni God. If they are of no reason, hindi naman kita iniisip. Sabi ko, hindi ko naman siya iniisip. Pero mga kausap-usap ko talaga yan noon, mga ka-study partner ko noon sa AIM. Anyway, so ang alam ko ngayon, may mga napa-find out siya. May mga abuses talaga yung wife niya, yung parang sa resources niya. She's trying to ask for the documents, mga titles ng properties, kasi mayaman din yun. So, yun lang guys, parang siguro ganun lang, that's the way we should go. Very uncharitable naman na, yung babaeng yan, ganito. Hindi mo man lang i-counseling na halika dito, bakit ganun? May nakikita ako sa yung ganito, ganyan. Nangyari ba to sa'yo? Diba? So that time, very uncharitable talaga siya na sinabi-sabi niyang ganun. Kaya nga they were able to come up with that crap, no? Na libelous advisory. Nakakagimba lang, nakakainis din, no? Nag-ride on din yung mga tao. Yung mga classmates ko na alam naman nila, galing ako ng convent, nakalagay kasi doon, sinasabi ko daw na galing ako ng convent. Totoo naman. Sinasabi ko daw doon na owner ako ng Miraculous Picture, na totoo naman. I have my copyright here. Nawala nga yung cellphone ko na yun eh. Yung Nokia, may nagnanakaw dito. Minsan kasi, may mga sinusugo-sugo kung sino, kunin mo yun siguro for a fee. Kaya, you know what guys? Sometimes, even with your partners, there is the presence of Satan, no? Kagaya niyan, yung classmate ko, inuutos-utosan na yung wife niya, no? Lumalabas na yung totoo na wealth lang yung ini-effortan sa marriage, pera at yaman lang yung gusto. Diba? And very sad to know na yung supposed to be husband ko rin na Chinese na mayaman, na hindi kami nagtagpo-tagpo because din of the work of Satan. Ayun, yung nakuha niyang asawa, bagamat artista, lumalabas talagang lahat, money lang yung gusto. Diba? Nag-endure yung babae 10 years. 10 years of lavish, luxurious living, no? Sino nga naman ang ayaw niya, diba? Sasabihin pa nga ng mga babae, nagpo-prostitute nga sila, di pwede na lang mag-pretend in a marriage, no? Ayun, ewan ko lang kung anong mangyari sa kanila. Meron din ako nung foresight na papatayin siya, ipo-poison siya,
And a lot of things really ay clarified na marami talagang nangyayari sa kanya na napapahamak siya, pinapakita sa akin. Sinusumbong siya sa ganito, sinusumbong siya doon, gumagawa ng kwento, eh porke mo artista, no, nasa showbiz. Hindi naman pala siya artista, parang host or something. Siyempre, mapapahamak siya, di ba? Magkikwento ng mga made-up stories na kagaya ng ginawa ng sister-in-law ko sa street namin. Pinagsisira-siraan yung pamilya namin. Until now, may effect siya, guys. Kaya isang malaking krimen din ang paninira ng puri, no? Kailangan niya na sana minimension niya ng mga pari sa mga homilies nila in order to pastor the flock. Diba? Wala. Why? They themselves are doing it. They have done it to me, no? Until now po, walang sorry doon. It's a criminal offense. Pwede silang hulihin doon. Pero hindi ko nga pinagagawa. Konting effort lang yung ginawa ko sa NBI, sa police. Wala nga, walang nangyari, no? Sabi ko, sige na lang, Lord, bahala ka. Bishop naman kasi yun, tsaka pari. Takot ako, no? Yung parang, I have respect to people who are ordained as priests. Pero right now, talking about all of this, parang isa fraternal correction din sa inyo na nasa departure area na tayo. Any one of us could go bishop and priest. No? You do not know anymore if inflicted na kayo ng virus or bacteria. So I have to say all of these things. So anyway, so ganun ang nangyari. So with Brother Charlie, nag-yes siya kaagad. Pinasok yung mga pictures doon sa loob in front of the Blessed Sacrament. Maiyak-iyak talaga ako. How really God works, no? Nagkakaintindihan kami ni Brother Charlie na yun ang nasa isip ko. What needs to be to go to Vatican? Simple sa bagay, simple blessing and yun talaga na sana approval to have it reproduced na talagang officially I could speak to people about it, witnessing sana about the love and mercy of God before the quarantine, before this pandemic and economic global crisis, no? Wala. At least, pero at least nagawa ko yun two years ago, that was 2018. So yun po, na talaga ako, na surprised, and it was awesome. I really felt good for the Lord. Na kahit konti pati yung pumunta, no, few selected lang, I prayed to the Lord. Hindi kailangan mag-invite. I think I invited some people through text. Example, Attorney Cruz, my friends, batchmates. Pero wala naman sila nakarating, no. Only the few people, students, may mga parents na ano. Tingnan mo, ito talagang chosen yun. They must be special to the Lord. May isang father ng student, dumaan lang siya kasi sabi niya ay ano, hinatid niya yung anak niya. So yun, nag-ask siya ng kwento. So pinantong kwento ko ng konti. Tapos yun pala, tingnan mo ha, meron siyang kasalanan in the past na abortion sa naging girlfriend niya in the past. Tingnan mo yung grace ni God sa kanya, no? So, na-explain ko sa kanya na, okay, tapos na yon, pero nag-accessory ka doon kasi ikaw mismo yung nakaisip nun na patayin yung bata sa sinapupunan ng girlfriend mo just to be able to be covered from the shame and to be free of the responsibility. So, na-explain ko sa kanya. Apparently, hindi alam ng lahat ng tao, my dear bishops and priests, those basic things that you assume that they know. No, sabi ko, murder yun. From the time of conception ng bata, may soul na yun. So, wala tayong karapatang pumatay in any means. Euthanasia, abortion, o yung murder case. Pare-pareho yun pagpatay sa kapwa-tao. So, sabi ko, what you will do, you ask forgiveness from the Lord. Taman-tama, tinawag ka niya dito ngayon. Sabi ko na, His attribute, greatest attribute, is mercy and love. So sabi ko, mag-prepare ka na makakonfess ka, tapos sabihan mo rin yung girlfriend mo yun na mag-confess. Kasi pare-pareho kayo niyan, pati yung naggawa ng abortion na yun, at pati yung nag-assist,
they are all liable to the Lord. Actually, crime po ba gayon, no? Ang alam ko, hindi naman yun legal dito sa atin sa Philippines. So, dapat nga niyan, hinuhuli yung mga ganun. Anyway, I did not get his name. And he was so sincere. Gwapo pa naman po siya. So, yun ang sinabi ko sa kanya. Napaka-bless mo, kuya. Imagine, nagpa-venerate dito si Lord para sa'yo at sa iba na nangangailangan. Kasi may lumapit din sa akin. Isa rin parang naging prostitute din. So, na-counseling ko sila. And then, sabi ko, mag-pray ka dyan. Binigyan ko ng, may maliit kasi akong mga na-print na 20 pieces lang ng isang shot. So, binigyan ko siya. So, mag-pray ka, kuya, kay Lord. Kahit nangyari yun, unang-una, pinaintindi ko munang napakabigat nun, no? Hindi ko alam kung paano kami napunta dun sa usapan na yun. So, sinabi ko sa kanya, napakabigat na kasalanan yung abortion, pati nga yung contraception, no? So, yun, sabi ko, kuya, mag-effort ka na maka-confess ka, makahanap ka ng pari na makukonfesan. Sabi ko, hindi pa naman lahat ng pari may faculty for giving absolution sa mga nag-commit ng abortion, nag-commit, nag-participate, o siya mismo nag-conduct ng abortion, or nag-consent nga, no, kasi partner sila. So, napakalaking liwanag, nag-donate pa nga yung lalaki ng 100 pesos yata yun. So, yun sabi ko, yun ang mga big fish na sa tingin ko on that day. Isang day lang kasi yun eh. Plus yung several pa, tapos yung isa, yun nga, prostitution. Ang maganda lang sa kanila, guys, hindi sila proud. Yun talaga yung makikita mo na right timing yun, na kahit grabe yung kasalanan nila, mabigat, they responded to the call. Kasi hindi ko siya in-announce masyado eh. Kung sino lang yung tumingin dun sa chapel, sila lang yung naka-avail, no? Naka-pray, naka-hingi noon sa akin ng, ano, ng picture. Yan lang talaga yung naka-avail. Chosen few, kumbaga. Sabi ko kay God, sa next na naman lang. Kasi, ewan ko, entrance na nga yun, diba? Ibig sabihin, ang dami din mga Catholics na padaan-daan lang talaga naman doon. Na hindi mo lang tinitingnan if you are really devout Catholic. A few minutes of visit to Jesus in the Blessed Sacrament is a good thing, diba? Nandun si Jesus, body, blood, soul, and divinity in the form of a host inside the tabernacle in the Blessed Sacrament. Wala, yung iba, padaan-daan lang ni tawag dyan, mag-bow man lang or what, or sign of the cross kung malilate na, wala man lang, ang dami. So anyway, yun po ang nangyari dun sa veneration na yun. It was them who actually really asked me to place everything inside the church already. It's a small church, a chapel. Nandun kasi si Jesus, so hindi lang siguro chapel yan. Ano po, how do we call that? I do not know. So yun po, naglagay kami ng spotlight. Natuwa po ako na very cooperative naman po yung mga student assistants. They provided me with candles. Tapos yun, nagpa-pray ako ng 3 o'clock. Meron naman pala sila naka-record na ano, na prayer through the internet. And yun, nagkaroon pa ako ng talk na 20 minutes lang, 30 minutes, with some questions from just the few of the people who attended. So, ganun po, my dear brothers and sisters. Siguro kung talagang silent din yung heart ninyo, marami makakapakinig nyo na andito, merong picture, nakakaiba. Ang hirap din. Nag-effort din ako, no? Tapos, in that event, alam ko may nasolve din ako kasi talaga si Lord, ayaw din niya na may mga kaalitan ka nga. So, may kaalitan ako dun sa university. Alam ko, pinagsisiraan ako nitong taong to. Na tertiary din po. Ex-convent din ang napangasawa niya, ex-prior. So, at least nagkabati kami. Ewan ko sa part niya kung sincere siya. Basta alam ko lang, someone from the accounting nagsabi na pinagsisiraan daw ako. Samantalang atenista siya, ako, talagang member ng alumni. I graduated 1992 PSC Accounting.
So, you know, on my part, I am really sincere. Hinag niya rin ako. Di, sa akin, wala na yun. Pero yun sa part niya, sa kanya yun, di ba? Kung siniraan niya ako, dapat nag-repair siya, etc., etc. Kasi, hindi ko lang maintindihan, Franciscan sila, magkakasama kami, pinapapasok ko yan doon sa Marian Library ko noon, walang-wala pa sila nung asawa niya, buntis pa siya noon, wala kasi siyang income. So, inalaw namin na mag-tutor, di ba? Instead nga sa akin or kay, sa mga kasama ko, sa kanya na lang. Yung a little gratitude, no, na naka-rise up siya, tatlo na yung anak, employed na siya sa UNC. Bakit kailangan manira ka? Especially, I do not know her. Hindi kami close. Wala akong nagawa sa kanyang kasalanan. So, yun lang talaga. Nakikita ko lang talaga influence ng ni Satan, no? Kahit hindi mo kilala yung tao, sisiraan ka, gagawang ka ng kwento, it's really Satan, no? If you are trying to be close to the Lord, they could also kasi see. Diba? Meron ka, I do not know how they are able to see it. So, ganun. Ang, yun, malaking bagay yun sa akin, na-address ko yun. Sincere man siya o hindi, sa akin, on my part, sincere ako. Saka yun na nga, unang-una siya ang may ginawa. Ako wala. Inuudyok nga ako nun sa accounting kasi mga kakilala namin yun. Yung mother-in-law niya was my mom's, one of my mom's close friends, teacher din, faculty member din noon ng high school home economics department. So yun po, hindi ko man siya nilusob, hindi ko siya ano, pero tao ka, na sumama din yung loob ko na bakit siya ganun, wala man akong maalaala sa kanyang ginawa ko mali. No, bigla na lang na sinusunan daw. Ako yun na nga ang isang fetish talaga ng mga tertiaries, no? Mahiya tayo sa mga kinabuhi natin na while we are praying the rosary, we do not know how to follow the Blessed Mother. The Blessed Mother never did those things. Diba? Ichichismis natin. Kasi pinapasyata ako noon ng curriculum vitae. Pagkatapos, I was able to talk to one of the VPs. Eh, kilala nga talaga yung mami ko. Excited kami pareho nung VP doon. Kasi, diba, I also came from Asian Institute of Management. It's something different. Few lang naman pa sa mga taga-Naga yung nakapunta doon. Hindi naman yung sa pagyayabang. Pero at least may something different, no, that could be offered in the university. Especially the university, part of it. Big part of the shareholdings were already sold out to Ayala Corporation, and I happened to have been an employee of the company, diba? The Ayala Corporation. I was under the real estate industry nilang company, which is Ayala Land Incorporated. So yun lang, guys. Ako lang talaga satanic yun lagi. Wala ka namang ginawang masama. Bigla na lang may chismis. Kahit sino pa yung nag-utos noon, ibig sabihin, pareho kayo may satanas. Kasi, hindi naman kita inaano. Bigla kang nagagaganyan. And, sa akin din, my dear brothers and sisters, kayo, pag nakakwentuhan kayo, if you are also in line with the Lord God, pwede mo kasing sabihin na, totoo ba yan? O, pasensyahan mo na lang, ganito. Why don't you talk to the person? Ako kasi noon, ganyan. Nagchichismisan sila nung bago pa lang ako dyan. Nakaabot pa po ako sa Youth Franciscans of the Immaculate. Pero, syempre, ano na ako, matured. 30 plus na. So, panag-uusap-usap sila about someone, actually including Father Giancarlo that time. Kasi, masama naman talaga yung mga ginawa ng mga ibang youth na nag hiwalay sila sa, si Father Giancarlo noon, yung superior. So, dapat baga may unity. May isang pari, Chinese na pari, na nag-separate. Tapos, gumawa sila yata ng grupo or something. Okay lang naman siguro sana yun. Kaya lang, parang nag-away-away sila. So, in front of me, nagkakwentuhan sila about nga kay Father, ganyan. So, ako naman, yung reaction ko lang kay Father, kasi hindi ko naman alam sila, hindi ko pa sila kilala, yung, why don't we pray for them, Father? Kung bakit
ganun sila. Huwag na lang siraan. Kagaya kasi sa akin, hindi ko naman sila kilala. Parang nasisiraan yung pangalan nila. Ganun yung ano ko. Pero talagang papasok din talaga yung mga personal na pagkatao natin, diba? Nasaktan man si father, siya man yung nag-form ng mga, yun, yung mga members ng nag-separate doon. Siyempre, I would understand the human side of him also. Tsaka kung ano-ano daw mga ginawa. Na-link pa nga yun sa akin yung pari na yun. And actually, later on, I was able to visit his auntie in Malabon na nagka-cancer. So, siya yung unang-unang taong nagpa-pray over sa akin na hindi ko naman alam na may healing power ako kahit papaano. Healing gift pala. May cancer siya. Pero after a month na nakavisit ako sa kanya, she had a peaceful death. So, gano'n lang naman pag nag-healing, it's either mahihil yung tao or prepared na yung soul na mamatay. And I felt it, may nagtatext-text sa akin noon na isang tertiary na hinahanap ka ni sister. President siya noon ng tertiaries of the Franciscans of the Immaculate sa Manila. Ang ganda po ng feedback niya sa akin. Yun lang yung konting isi-share ko sa inyo para maliwanagan din naman yung mga ang tingin sa akin ay kung ano-ano, no? Yung ano siya, nag-attend lang kasi ako noon ng parang conference lang. Nakita ko. Tapos, pinapunta ako ni Father Giancarlo. I was traveling from Ayala, Alabang. Tapos, sinamahan ko pa yung daddy ko noon sa Asian Medical Hospital. Asian Medical Hospital because nagpapa-check up kami noon sa aneurysm niya. So, nagpaalam na ako ng madali na pwede ba ako mag-attend nga doon. O, sige na, sabi niya ganyan. Basta uwi ka na lang. Hindi ako pinauwi. Kasi yun nga, may cancer nga siya. Hindi ko alam kung lungs yun ang cancer niya. Pinatulog ako doon. Sabi ko, Father naman, matulog ka dito. Yung by command, baga. Tumawag ka na lang doon sa bahay ng tita mo para magpaalam. Pero you spend the night here. Parang charity daw. O di sige, ako talaga noon. Ala, sunod-sunuran talaga ako sa pari. Na kung titingnan naman, wala man akong vows. O sige na lang, may grasya ni God. Yun, nag-overnight ako doon. Yun, naghingi talaga siya. Kahit in pain siya, alam mo, nagkakausap siya sa akin. Kumusta ka? Ganyan. Motherly siya. Holy, holy yun. Si Sister Charlotte, Chinese. Ayan. And, ewan ko, parang close din ako din sa mga Chinese. Yun po, pinag-pray over niya ako. Sabi niya, pray over mo ako. Ganun po. Tapos sabi ko kay Lord, Lord, pray over ko daw po. Silently in my heart na hindi ko man alam, Lord, na kung may healing gift ka sa akin. Pero hinihingi ko po sa inyo na i-heal mo po ito si Sister Charlotte. Kung ano pa ang hinihingi ng puso niya, ibigay niyo po. Sabi niya, inassure niya pa ako kasi mayaman yun eh. You could stay here. Sabi niyang ganun. Si mayaman nga na Chinese. Parang gusto niya mag-join na ako sa kanila as tertiaries po kasi parang meron din yan sa isang bahay. Sabay-sabay nagsisimba, sabay-sabay nagpe-pray. Yung po kasi kung ganun yung usapan at samahan, walang problema kasi ang work ninyo talagang kay God. Wala kayong mga halong mga chismisan. Tanungan lang kumusta si ganito, kumusta si ganyan. Okay lang yun. Pero yung chismisan na siraan nung planuhan, yun ang mag-uwi na lang kayo sa mga bahay nyo, alisin nyo yung habit nyo. Mag-ano na lang kayo, yung ordinaryo na lang na damit, no? Wala na kayong pagkakaiba sa mga babaeng palingkera, no? Mga chismosa sa tindahan. May tertiaries kasi, may formation po yan. Hindi po yan basta-basta. Kaya kung may nakita kayong tertiary po na nagmi-misbehave, kung pwede, kukunan nyo yan ng ebidensya, no? Na mali po kasi, they are enjoying something in the society because they are wearing the habit. Diba? They are wearing the habit. Pagkatapos, they could ask, they could beg, they have a special parang respect ng mga tao. Yun po, na sometimes have been abused by some, no? Anyway, so going back to that conference, to that veneration. So,
the day ended with the Holy Mass ni Monsignor Noe Badiola. Tapos, kinausap niya nga ako na he told me to go to Vatican daw for approval before I continue on with that. Kasi sabi ko, kailangan ngayon ang obedience kay God na i-spread yun, i-expose sa mga tao na merong ganun, that Jesus talaga is present, the devotion, parang na-alive yung devotion. So, yun po, until now, of course, wala naman means, no? Mga injustices dito yung nakikita kong paisa-isang dapat na ina-address sa lupa pa lang namin to where the chapel should have been built. Wala pa pong kaayusan until, boom, we have the pandemic. Anyway po, so yun po ang nangyari. For me, it was veneration already. Kung ano man po, Bishop Triaterona, yung reklamo po ninyo, di, itanong nyo po kay Brother Charlie, itanong nyo po sa priest, kay Monsignor Noe, bakit minisahan na niya yung picture. Pero sa akin po, by wisdom of the Lord, ang sinasabi talaga, ano pa man yung dapat i-prove niyan, diba? Dapat nga, Bishop, tinulungan nyo ako. Oh, I gonna show that same question and statement po sa inyo, no? Si Monsignor Noe. Oh, di dapat sinabihan na niya ako, tulungan ka namin, ganyan. Alam niya na wala akong income. I lived in the allowance of my brother na natigil na nga nung nauwi na ako sa bahay. Oh, diba? If we are really talking with one mission here, ang dami-dami niyo din fans dyan. Ako nga nagmi-mission by myself. So, wala talaga, konti lang, eksakto lang, no? So, yun lang, Monsignor Noe Badiola and Bishop Terona. I am challenging you. These are basic things na, basic but big thing na hindi naman yata sa buong sulok ng mundo na mayroong mga ganito, no? Galing ako ng convent, I spent almost 20 years as tertiary with formation, with apostolates. Good naman yung record ko, tapos may mga nanira lang, no? May mga incidents lang na gumawa-gawa ng kwento kung sino-sino na pagtiningnan mo yung records, mga nag-prostitute po yan, no? But already covered by the habit, no? Mahaba na kasi yung skirt, pero may mga activities pa daw ang alam ko, until now may mga activities yung mga yan na wala naman nag-iintindi at nag-iimbestiga. So ibig ko sabihin na black masyado yung graces ni God sa atin lahat. Kasi pinakinggan natin yung mga bagong tao na hindi natin kilala. Tapos, ang pagkakaalam ko pa, nag-prostitute na, kasali pa sa mga satanic group. I will not mention the group, no? Kasi ako naman yung ang maa-attack ng grupong ito. Na satanic po sila, no? Na they are really there to kill, quote and quote, yung mga matitinong tao sa simbahan. Gusto nila i-replace because of money and popularity and power, and to, of course, put a stop on any of the works for the Lord. Diba, itong sa akin, tignan niyo naman, Bishop, kung magka-question kayo niyan, hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ko naman yung ginawa-gawang picture na yan. Si God mismo niyan sa akin nagpakita, and may mga messages po baga siya sa akin na later on nangyayari. So, hindi natin napapakinabangan yun, no? Basta ako on my part, malinis po konsensya ko kasi I've done efforts, no? Yun ang importante kay Lord God, eh. Nag-effort ka to obey Him. Pero paano naman yung nakikinig? Nasa sa inyo na yan. What you are gonna do about it. So, yun po. Ang alam ko lang, Bishop, iniyakan ko talaga yan si Lord God sa mga natamo ko sa simbahan na paninira, libelous advisory, tinulong-tulungan pa ng mga tao. Alam ko may mga taga-Lerma na pinariso pa daw yun, tapos namigay daw sa Naga College, pero alam ko may nangyari sa pamilya nila, no? Yung isang bata yata na putulan ng paa dahil doon sa mga ginawa nila sa akin. Okay? Tapos ito nga, si Sol, hindi ko alam kung bakit din niya nagaganyan sa akin. Ang alam ko lang, lumapit din ako sa Divine Mercy Naga Movement.
nilapitan ko yan si Brother Ernie, nilapitan ko yan si Mrs. Olivan. Wala po silang sagot. Ang sabi nila, may picture na tayo ng Divine Mercy. At dapat daw, isa lang daw si Sister Faustina. Tingnan mo yung mga pang-iinsulto po yan. It's mocking upon the truth. Bakit? Ginusto ko ba na meron tayong ganito? Ginusto yan ni God. Gusto ko ba na maging akong Saint Faustina? Si God ang nag-design niya na pinapakita niya sa akin. May mga kaluluwang pumunta ng impyerno, may kaluluwang pumunta ng langit, meron sa purgatorio, tapos may mga messages tong mga kaluluwa. I could see saints. I could see the Blessed Mother sometime. And Jesus. Hindi ko po yan plinano, hindi ko yan winil. Pinangyari yan ng God. So if you negate those things without proper clarification, ay si God po ang iniinsulto nyo niyan, hindi po ako. Okay? So yun lang po, isasabi ko na po yan lahat sa inyo. Kasi nung nag-iyak ako kay God, na pinahiya ako ng albay, na in collab sa mga tao din dito sa Naga, sa Franciscans, ito daw mga Bajola dito na nakakausap, si G. Bajola, pati na daw yung Naga movement, ay nagsalita ng masasama tungkol sa akin, that nag-udyok sa kanilang gawin yung libelous advisory, thinking na kalugod-lugod yun kay God, na hindi naman, hindi malang naisipan na krimen yun, no? Kaya paano natin yan sasabihin, Bishop? Maganda naman yung homily ni Bishop Triaterona na ang missionary hindi dapat political. Pero, sige, di i-check nyo yung mga kaparian na nasasakupan ninyo. Ano bang ginagawa, no? Ano bang ginagawa natin sa CBCP na very active tayo? Kada issues, may sinasabi tayo, no? It's all over the internet. The social media is a big evidence of how we speak of the truth or of the lies, of how we walk the talk or how we walk the lies, no? So yun lang po, magkakapatid tayo, nakakatakot, anytime pwede tayong mamatay, ako, ikaw, kahit sino sa atin. So I'm exhausting so much this pastoral thing. At ito lang yung pinakita sa akin ni God na pamamaraan, kasi hindi na ako binigay ng airtime doon, binigay na sa iba. Kung kani-kanino nang binigay ang airtime na mga wala namang, you know, wala namang, ang iba po kasi wala namang talagang sense, no? Especially yung nag-agaw ng program ko, basa lang daw ng basa ng libro. Yun po ang narinig kong feedback kasi hindi na ako nagmo-monitor. Nagbabasa po ng libro, di ba? Plagiarism. Meron na namang, meron ng copyright infringement for using my program without my permission, naghihingi pa ng pera, plus plagiarism. Yun po ang sinabi ng mga listeners ko, ha? Kasi hinahanap nila ako, bakit sister, hindi na ikaw? We want your program, we want you in the program, kasi kakaiba daw yung ginawa ko, because I really go rounds and interview people na hindi nila yan nagagawa. And then, yun, so yun po. Pati nga daw si Honorable Jesse noon nakikinig talaga sa kotse niya, kahit daw sa Manila noon, through the internet. Pinakikinggan talaga yung every Friday na program ko. So, talaga, karamihan ng mga nagsalita sa akin, mga nangyaring masasama, out of the bitterness of an envy, jealousy of people, with Satan in their heart, no? I was even harassed also inside the radio booth noon, no? Pumasok yung isang tertiary, nakikita ko talaga yung countenance niya, iba na, na-possessed na ng devil talaga, kasi nagsasalita ako ng ikakasave ng buong mundo, I mean heavenly salvation, I mean, you know, line to heaven and a place to heaven yung pinagsasabi natin. At ako naman ay nag-try talaga magkaroon ng upright life. Yun bagang importante doon. Yun may sinabi sa akin ni Father. Kahit ayaw ko, kahit nahihiya ako, kahit hindi ko alam. Sige lang, ganyan. Ikaw yung pinili. Wala tayong magagawa. Kaya nakakagimbal naman na parang pinagbigyan lang to si G. Bajola, no? Parang kapritsyo ba? Tsaka ni Rosie Segara. Na hindi naman sa kanila gumawa-gawa ng kwento tungkol sa akin. Ako daw pinagpipilitan ako mag-asawa daw. Hindi naman yun dapat pinipilit, sister. Dapat yun inaantay. Tsaka ano namang kinalaman dun sa apostolate?
yung po yung mga ginawa ng dalawang yan hanggang naka-invite ng mga si Tess Mandibas, mga dating kina-counseling ko po yan, na pag nakita ko eh wala na talaga sa aking snub na, tapos nakita ko silang tatlo nag-iikot-ikot po sa sentro nang hihingi po talaga ng pera, no, in my program, for my program, no, copyright infringement yun. Nakaano pa yan si Tita G Bajola, naka yung parang duster sa Boracay. Yung pa yung damit niya, nakita ko sila nagbebeg sa sentro. Eh, may kanya-kanyang pensions po yan. Talagang ginamit lang yung program, no? For profiteering purposes. Wala silang masasalita. Kayo, wala man sa kanila yung banal na espiritu talaga, guys. Doon ko naintindihan si Father Cherubim, na pinilit niya talaga ako niyan. Ikaw niyan ang magsalita, sister. Tanoon, may inaatasan sana akong tertiary yun, si Sister Joanna Paula. Eh, may issue pala sa kanila na hindi ko alam. Eh, ayaw ni Father pagsalitain at pag-upuin doon. Say ko, bakit Father? Ikaw yung inatasan ni God? You are the one chosen by the Lord and the Blessed Mother? So, you take the program. You host the program. Kahit mag-isa ka lang, sabi niya, magsalita ka. Ganun, Father. Talagang I was fretful. Umiiyak-iyak pa ako na, ha, para ako lang nag-propose, conceptualize, sabi kong ganun. Ay, nako, so yun talaga, guys. Wala ka dyan masasabi kasi unang-una, nasa kasalanan ka, siniraan mo yung owner ng program at host ng program para lang ikaw makasiksik, no? Para may presiden sila, kung ano yung ginawa ng the same group sa Marian Library Project ko, ganun din ginawa nila sa Divine Mercy na program ko. Tapos ngayon nga, ito nga, nagtatry yatang agawin pa itong pati itong anong ito, tarpaulin, no? Na nagawa na yata ng Albay. Sila naman ang nagpo-profiteer ngayon. Imagine to that! Kaya hindi talaga ako, guys, taka with this pandemic. Kasi talagang nag-iiyak ako kay Lord God. Ano nang unahin ko, Lord? Pinag-aalipusta na ako, pinag-iinsulto, pinagsasabihan ako ng pari ng masyadong baliktad sa kung sino ako, no? Ang sakit. Yung prostitute daw, nakasama nila doon, yun daw ang galing daw ng convent. Baka nga nag-pretend, guys, na ako siya, no? Kaya nga, ang narinig ko, naka-open daw ng bank account. Hindi ko alam kung saan yan, kung anong bank account. Ginamit daw yung pangalan ko at pinaghihingi nga. Tama nga naman, kukunin niya yung tarpaulin ko, tapos sasabihin niya, ako po ito, no? Paki-deposit po dito donations ninyo. And since nasa chancery siya, pwedeng paniwalaan. Ay, naku, krimen yan, Father. Magsararado tayo ng office dyan sa opisina and simbahan. Because we are already doing something bad. Krimen, illegal, grave sin. No? Ay, sus, ang grabe-grabe yan. Kaya huwag kayong magtaka na may pandemya. Ah, grabe na ang kasalanan ng mundong ito. Ginawa ni Lord, create ni Lord ang mga tao to share in His love, in His happiness, and in His likeness. And He commanded us to love Him with all our heart, mind, soul, and strength. And sabi niya, love your neighbor as I love you. Ano po yung ginawa niyo sa akin? Love ba yun, Father? Kaya ito lang sa akin, I've been in the corporate world, Father. Alam ko yung pinagagagawa ninyo. Akala nyo parang inosente ako kasi nakita nyo kung paano ako humble. Kahit paglinisin mo ko ng CR noon sa convent, I do those things. When before I enter the convent, nasa management level din po ako kahit papaano. Diba? Parang you thought that I am a fool not to see everything, not to understand, no? Siguro hindi lang ako marunong makipag-away sa inyo. Yun lang ang difference doon. But I could understand everything and I cried so much to the Lord God. Kaya may mga, ewan ko lang, basta ang alam ko, may justice kay God. May mga nangyayari ngayon palang lifetime dito. Such as the pandemic. Okay?
At kung ano-ano pa, ayoko na mag-brag dito, pero sana po mag-reflect naman kayo. Kasi kung parang wala lang, paano kayo patatawarin ni God kung hindi ninyo i-accept, i-acknowledge kung anong pinaggagawa ninyo? Ano ba yung Ten Commandments? Yung simbahan na pinag-aanuhan ninyo, kayong mga babaeng mga malalaswang bastos na Xiaojie, prostitutes, ba't nandiyan ka? Di dapat dun ka na lang sa mga pub house, no? Kung anong mga areas na mayroong ganyan, club. Nakialam pa kayo sa simbahan kasi nakita na yung popular, tapos may pera. Ay nako, paano ka pag bukas makalawa may COVID ka na? Ha, punta kayo ng impyerno, nakahabit pa kayo. Ay para daw kay Mama Mary yung pa daw ang excuse ni G. Bajola na kay Mama Mary iniini. Ang sabi ni Mama Mary, talaga, illegal na be ang ginigibo mo. Sabi pa ni Mama Mary, ayo, magduman ka na sa legal aspect na may kaso ka man nga ni sa sister-in-law mo for land grabbing. O iyan po ang tertiary na ano, ararog ka iyan. Ang president din ngun yan, may problema da yan duman sa Baaw. Nagparapang solicit man da in the name of Father Mariano Martires. Pigparako ada ang mga an donation na ito. O tapos may cooperative da yan duman na nasulmok. Tapos kadudulag niya duman, nadukaya niya ining mga Franciscans. O di dyan na da nagsuksok. Pirmi da yan katuig diyo. Di, taga duman siya, di nagsisimba hasta nagparaharakot ng arali man sa Baaw. Mamagkot ang problema, sister. Pero kung mga illegal nindong gibo, tigdulagan mo baga sa cooperative mo duman na kaso. Ika ang nagmanihar da kang sarong cooperative duman based on my investigation, dinulagan mo. O, nagtago ka na sa habit kan Franciscan. Giniribo nindong taguan, kwartahan, as in, for vain popularity and inaapod na Marian Sanang congregation. Iyo, sister, yun ang president po. Kaya nga niya ninda na naging close man yan sa kuya kota na pero may mga giniribo yan masasama hanggang nagkaararaman ko po ang mga sekretong iyan. Cooperative po siyang manager da duman, bigla na lang pigsarado. She bagged out the money, of course, that was capitalized and invested upon duman sa cooperative na ito. Oo. So, kamo maghapot mo niyan kung nasa tama ka mong sister. Nakaharabit ka mo dyan, praying the rosary. Dahil lamang ka mo nakaka-examination of conscience. Dahil man nga ni sinabi na ang magdyan, malinigon. Pero importante, nagdyan ka para mag-follow na kay Jesus Cristo sa kay Mama Mary. Diba? Kaya baga sinabi ko in another recording that I don't care if you are a junkie, criminal, if you are a Xiaojie, prostitute, adulteress, pasayaong ka dyan para magbagong buhay. You are being called by the Lord God for conversion. It is a congregation of penance. Hindi kayo nandyan para magpa-relax-relax, magpalagay ng braces, costing 20,000, no? Na magparapalipot-lipot sa aircon. It is a congregation of penance, an order of penance. Uy, tamayo. Vanity baga iyan ang gusto mong sa imo si programa, tiglandian mo si Father, tigibugibuan mong istorya sa may sadiri. Tamayo na si Father Cherubim, na iyo ito ang pig-inspire talaga kang banal na espiritu. Na iyo makakapagsabi na siya ang nag-approve ka ito. Ako ang nag-ibukan concept. I made the letter. I formed all the station ID, everything. Oh, original ito, mga sister. Kaya napapasala po ka mo kung illegal yan. It's a grave sin. Iyo po, useless tabi, G. Bajola. Maray pa magparakuskus ka sa harong mo na igwa ka dyan mga parte na dae mo nagkarilinigan, nakaisarba ako sa emo. Tambak ang labahan ka iyan. Iyan na lang ang gibuhon mo, G. Bajola. May grasya ka pa ka iyan ni God. Iyo. Pag nagmisa ka, magpamisa di grasya ka.
intindihan mo na lang ang buhay mo, ang harong mo, ang aki mo. Iyo. Ta kung nagpaparairistambay ka mo duman sa, ano, for vain purposes, ay mayo, paimpirno ka kaayan, sister. Ikaw mo para kurumon yun pati. Ta, you have gained curses upon yourselves. Yaong ka mo sa mortal sin. Kararaot mo pa lang sa kuya, kachichismis pa lang nindong sagad sa butong mga chismis nindo ni Rosie Segara, ni Atet da Omar, at kung si isay-isay pa. No, nagmimiriting meeting pati kamo kayan again sa hate campaign. I'm sure na sorobrado ang mga istorya nindo, kaya nasasagi nindo ang hate thread kan mga taong nakakaulay nindo. Kaya kung ano-ano na sa nang giniribo sa ko, sa pamilya ko, even sa mga lupa namin. Tapos nadagog ko pati, G. Bajola, na gusto mo pang mag-entra duman sa lupa. Kung sisay ka, ha? Ta real estate agent po kaya yan. Garumaga itong ano mo ko? Aki mo ko? Pagsasadiri mo ko, Tita G. Tagaro daa ang ano mo daa. Gabos ngayon project ka yan, sako. O di may daga ngayon, father. Di sako man yan. You've gone crazy, people. Magpa-check up na po ka mo sa mental hospital. Naarog ka na nagraralaog sa payo mo na kung ano ang para sa kuya, kukuanon mo. Eyo,